nalwala yung asawa ko ngayon. So, mag-condo tour tayo. So, tara, samahan nyo ako. Papakita ko sa inyo yung condo namin dito sa Malaysia. Yun! So, welcome! Ito yung tinitira namin dito sa Malaysia. Ayan. So, pagpasok, dito yung CR agad. So, ayan. Wala siyang shower dito. Merong washing at ayan, yun lang. Ayan. Tapos, nandito yung mga switch ng ilaw at yung mga remote ng aircon at electric fan. Tapos, dito pala sa door, may nakalagay kung saan yung lagayan ng basura. So, ayan, ito yung lift elevator. So, dito sa likod. Punta naman tayo dito sa dining area. So, ito, nandito na to kasama sa unit. Tapos, mayroon siyang apat na chair. So, parang bar type siya. Tapos, yan, may cabinet dyan. Tapos, may ref. And stove. So, itong unit na to pala is nirerentahan namin for 1,300 ringgit monthly. So, around 16,000 pesos siguro siya. Ang original pala nito is 1,400. Pero, tumawad kami ng 1,300 para tanggalin yung parking kasi may parking na kasama. So, yun, para makatipid since wala din naman kaming kotse dito. So, yun. Etong unit na to pala is fully furnished na siya pero hindi naman totally fully na fully furnished. Andito lang yung mga kailangan namin talaga like yung washing machine, yung ref, at saka yung stove. Tapos, syempre, yung mga aircon. So, kompleto siya. Yung ibang unit kasi, kulang-kulang. Walang washing or walang stove, ganyan. Eh, mahirap naman kasi pag ganun. So, eto, buti pumayag yung owner. Kasi, nung una, wala din tong stove. So, nagpa-add lang kami. Pero, same price pa din nung rent. And, pumayag naman. So, yun. So, ayan yung aming dining and kitchen. So, eto pala. Bumili pala kami ng water purifier. 175 ringgit siya. Kasi, para dito na lang kami iinom. Ayun, mahal kasi masyado kung bibili kami ng mineral water na bote-bote. So, maigi na meron kaming water purifier para mas makatipid. Ayan, punta naman tayo dito sa sala. So, ito yung pinaka-sofa. Sofa bed. So, ayan na siya. Then, may TV. Pero walang internet dito sa unit na to. So, ito, computer table or study table. Ayan. Tapos, ito yung pinaka-favorite part ko dito. Ito yung view ng bintana namin. Ayan. So, kita yung swimming pool and yung playground. And, syempre, building. Ayan. More buildings. Pero maganda kasi, ayan, manicure. So, ayan, maganda. Ayan, ito naman yung view niya pag nandito ka sa may bintana na side. So, loft type siya. Ayan, yan yung taas. Ayan, so may aircon kami dito sa baba and meron din sa taas. So, akit tayo. Ayan. So, ito yung aircon dito sa taas. And may electric fan din. And yan yung pinaka-cover. Dito, may kurtina siyang kasama. Ayan. Tapos, may bed and mattress. Ayan siya. Tapos, ito palang wardrobe. Ayan. Is, in-add lang din nung may-ari nitong unit. Kasi, nung una, wala pa yan. Pati yung stove. So, sabay silang nilagay dito. Without additional fee. So, same pa rin sa rent. Then, punta naman tayo dito sa CR. Ayan. Nandito yung shower area. So, parang mas malaki yata yung CR dito compared sa baba.
Tapos, may isa pang pinto dito, pero bilarang masuk, no entry. Kasi pag lumabas, pag binuksan mo to, usan natin. Kahit sinabing dilarang masuk, titingnan lang natin. Silip lang. Ah, ganyan. Ganyan lang din. Palabas. Palabas lang siya. Ito na yung swimming pool. Ayan. Tapos, dito naman yung gym. Silipid lang natin. Oops. May tao pala. Dito pala sa Malaysia, malalaki kasi usually yung mga condo dito or yung mga bahay. So, minsan, yung mga 3 bedrooms or 2 bedrooms is hinahati nila or pinaparentahan nila per room. So, depende na lang din yung rate nun. So, halimbawa, may master's bedroom, tapos may medium room. So, yan, iba-iba yung rate nila. So, syempre, kung master's bedroom, mas mahal. Siguro, depende rin sa lugar. Siguro, 700 to 800 ringgit, ganyan. Kapag medium room naman, mas mura siya. So, siguro mga 600 to 700 ringgit. Pero usually kapag ganun, yun nga, sharing kayo sa mga common areas like yung living area, tsaka yung kitchen and dining, so ganun. So kami, mas pinili namin yung solo since dalawa naman kami. And since nag-work din kasi ako dito before, hindi naging maganda yung experience ko kapag yung sharing sa ibang mga tao, ibang lahi. So mas maigi na yung nag-solo kami para mas kontrolado namin yung buong bahay. So yun, sa mga OFW na pupunta dito sa Malaysia, maigi na ma-check yung mabuti muna bago kayo lumipat or bago kayo magbayad, ganyan. Mas mabuti sana kung mabivisit nyo din muna yung unit bago kayo magbayad. Kasi para mas makita nyo kung okay ba sa inyo, kasi baka iba sa picture, iba sa personal. So, etong unit naman na ito is kung ano yung nasa picture, yun din siya mismo kung ano yung nadatnan namin dito. So, yun lang din yung nakakatawa dito kasi sobrang nagandahan din talaga kami dito. Kaya, okay na sa amin agad yun. Tapos, kung maghahanap din pala kayo ng bahay or condo, mas mabuti sana kung yung may water filter na kasi magastos din kung bibili kayo ng mineral water na mga bote-bote or galon, ganyan. Bale, itong unit na to is na-search namin siya sa app na iProperty. So, pwede kayo mag-install niyan. Nahanap lang namin yan sa Play Store. Actually, may mga iba pang website like yung Muda.my. Tapos, may mga app din na Property Guru, Speed Home. So, yan. Pwede kayo mag-search dyan ng mga unit, mga condo, mga rooms na available. So, yun lang. Maraming salamat sa panonood. God bless. Bye-bye!